Hello, Karayan TV. Eto ha, kapapasok lang na balita. Si Ricardo Zulueta ay pumanaw na pala siya. Eto pala yung sa mga hindi nakakaalam, eto yung akusado sa pagpatay o sa pagpaslang kay Percy Lapid. At eto ha, mapapatanong ka kasi last year, nabalita na rin natin, di ba, na pumanaw na si Zulueta. So, eto muna, panoorin muna natin to. Eto ha, Karayan TV, panoorin natin to. Yung ano ha, yung isa sa mga akusado sa pagpaslang kay Percy Lapid. So pumanaw na si si Ricardo Zulueta. Eto. Sa pamilya, pumanaw na ang dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta. Ito'y para tiyakin anya ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Eto yung ikinamatay ni Zulueta. Babasahin natin ha. Cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. So, syempre hindi naman tayo doktor, no. So sila nakakaalam niyan. So, sa madaling salita, ito yung inatake sa puso. 'Di ba? Ito lang din yung opinion ko ha. Kasi last year, 'di ba? So ipapakita ko dito yung video last year na binalitang pumanaw na si Zulueta. So, ito lang yung mga ito lang yung mga naitanong ko sa sarili ko, ha. Kasi, si Remulia, alam naman niya kung nasaan si Zulueta. So, eto, ano kaya sa palagay ninyo, no, ang totoong nangyari kay Zulueta? So, though meron namang death certificate na pinakita. So, eto yung tanong, sino ang nagdala? Sino ang nagdala kay Zulueta sa hospital? At eto din, ha, napapatanong din ako kung eto, planado ba? Eto ha, planado ba? Pwede ding, number two, pwede ding inilabas or pinalabas na pumanaw na siya or at baka pinaslang siya. Or baka, syempre, planado siya, kaya siya pinaslang. So, yun lang naman yung mga tanong na nasa isip ko ha. Kasi, syempre, questionable din yung mga bagay. Pwede or maaring, 'di ba, maaring mangyari sa isang tao kung halimbawa may mga kaso siya na ganyan, 'di ba? Maaring ipinalabas ito ha, ito talaga yung maaring ipinalabas na patay na siya kasi hindi naman natin nakita, 'di ba? Hindi natin nakita ang bangkay ni Zulueta. At ito, sino yung nagdala sa ospital? At planado kaya, 'di ba? Pwedeng namatay o baka, di ba? So, yung mga questions na mga ganyan, mga questionable ng pagkamatay ng isang tao, lalo na meron kang kaso, di ba, sa gobyerno, o meron kang kaso na iniharap, di ba? So, yun lang naman, sa mga hindi pa nakakaalam, no, kay Zulueta, siya yung tinuturo silang dalawa ni Bantag at saka yung sampung kasabwat di umano ni Zulueta at saka ni Bantag sa pagpaslang kay Percy Lapid. So, yun lang yung mga tanong ko kung baka, so, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam ang katotohanan kahit may pinakita ng death certificate. So, anyways, thank you for watching, guys. So, just comment down below kung ano din sa palagay ninyo ang nangyari kayang totoong nangyari kay Zulueta. So, iba-iba naman tayo ng opinion, ha? Iba-iba din tayo ng reaksyon sa bawat balita na lumalabas. Okay, eto ha. Eto, panoorin natin to kasi etong balita, last year pa to ha, na binalitang pumanaw na si Zulueta, si Ricardo Zulueta. So, eto, panoorin natin. Ang Department of Justice hinggil sa balitang posibleng patay o pinatay na si Jail Officer Ricardo Zulueta. Si Zulueta ang itinuturing isa sa mga mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, may natanggap pa siyang impormasyon noong isang linggo sa kinaroroonan ni Zulueta. So, yun lang naman. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, kay Zulueta, siya yung tinuturo silang dalawa ni Bantag at saka yung sampung kasabwat di umano ni Zulueta
at saka ni Bantag sa pagpaslang kay Percy Lapid. So, yun lang yung mga tanong ko. I will not speculate. I have no news. Hindi natin alam ang katotohanan. I have information. Kahit may pinakita ng death certificate. At least. So anyways, thank you for watching, guys. So, just comment down below kung ano din sa palagay ninyo ang nangyari kayang totoong nangyari kay Zulueta. So iba-iba naman tayo ng opinion, ha? Iba-iba din tayo ng reaction sa bawat balita na lumalabas